Okay, paano pa alisin ang plagiarism sa mga article na ginagawa natin? Okay guys, sa mga hindi pa po nakakalam dyan, ang sekreto para maalis yung plagiarism na kahit hindi ikaw ang gumawa ng article ay magiging original o magiging ikaw ang original na gumawa. Okay, wala nang paligoy-ligoy pa, ituturo ko sa inyo step by step, kaya make sure po na panoorin nyo hanggang dulo. So una po, dapat may account tayo kay ChatGPT kasi si ChatGPT po ang tutulong sa atin para gumawa ng article. So, hindi na tayo magpapakapagod na gumawa ng article kasi po si ChatGPT po ang gagawa ng article. Ano, kung hindi pa po nakakalam po sino si ChatGPT po, research nyo lang po sa YouTube, marami na pong ano nito, yung parang information na about sa ChatGPT, gumawa lang po kayo ng account dito. Ayan po. And then, ipapakita ko sa inyo kung saan kayo pwede magbinta, kung saan kayo makakahanap ng client, kung meron na kayong article. Ano? So, dito po, gumawa po kayo ng account kay Upwork.com kasi marami pong client dito na napopost na kailangan nila ng mga art, mga content writer, mga ganito. So, dito po, makagawa na po kayo ng account kay Upwork.com. Napakadali lang po yan. Search nyo lang po sa Google, Upwork.com. Tapos, gumawa kayo ng account dito. And then, pag nandito na po kayo, search nyo lang po content writing, article writing. Ngayon, ganito po. Makikita nyo po dito, may 6,000 mahigit po na jobs about content writer. So, pipili lang po kayo dito. Meron po kayo dito $18 to $30 per hour. Content, writing content, translating articles, ganyan. English writer are needed. Diba? Napakarami dito ang naghahanap ng mga client na content writer. Yan, content writer, $10 to $50 per hour. Per hour po ha, gagawa ka lang ng mga article. Kung halimbawa, ano yung required ni client na about anong article lang. Ano. So, maghahanap tayo dito kagaya nito ha. So, dito, content writing, need a content writer for a financial website. So, dito, halimbawa, dito tayo mag-a-apply. So, gagawa muna tayo dito. Punta tayo kay ChatGPT po. So, ayan, magpapagawa tayo ng article kay ChatGPT. Kagaya nito po, ito po yung halimbawa na pag magpag-request kay ChatGPT. Write me, ayan po, write me an article about financial. Teka. Maingay. Maingay si aso. Financial. Write me an article about financial. Make it long and detailed. Ganyan. So, click lang natin ang okay. So, makikita po niyan to. Makikita nyo po, ganun siya. Ang bilis po niyo makagawa ng article. So, hindi niyo na po magpapakahirap mag-isip kung ano yung mga isusulat ninyo kasi si ChatGPT po ang gagawa. And then, ito po, pag matapos nyo na po ito, i-check nyo po dito sa plagiarism kasi si client po nagre-require po na dapat halos 90% or 95% human yung gumawa, taong gumawa, hindi po AI or artificial intelligence kagaya ni ChatGPT. So, pasensya na po sa boses kasi palaging namamawas ang boses ko. So, ganito lang talaga ang boses ko. Masanay na po kayo. So, yan. So, kita nyo po. Napakabilis. So, hintayin po natin matapos siya. Then, copy-paste lang po natin to. Check natin dito kay AI Detector yung ano niya. So, hintayin lang po natin. So, napakabilis lang siya, guys, no? Sana po masundan ninyo. Siya nga pala sa mga baguhan lang po naligo sa channel ko. Kung makatulong pang video nito sa inyo, huwag niyo po sana ipag-demot yung alam niyo na, subscribe, like, or kung may mga tanong po kayo, huwag po kayong mahihiyang mag-comment lang sa baba. Ayan, di ba? So, napakahaba na, mahaba na yung tinakil ni, ayan. So, kita nyo. So, ganun siya ka powerful. Gumawa ng article, ganun siya kabilis. So, hindi mo na kailangan magpapakahirap ang makabuo ng isang article about financial. So, since dito, ito tayo mag-a-apply, need a content writer for the financial website. So, yan. Okay na po to. Copy-paste lang natin. I-check natin yung ano niya. Ayan. Para malis yung plagiarism. So, check natin yan. So, dito, malalaman natin yung ano niya. So, alisin natin itong nasa baba. Ayan. Then, check for AI content. So, malalaman natin dito, guys, yung human content score natin. Ayan. So, makikita nyo, guys, 64%. So, hindi siya makakapasa kay client. Kung isasubmit nyo po to kay client, hindi niya po i-approve to. Kasi po, 64%. So, kailangan maging 95% to na human content score. So, anong gagawin natin, guys? Ito po si
freearticlespreneur.com, siya pong tutulong sa atin. Isa po siya natutulong sa atin para malis po, para ma-rewrite po yung galing dito na article kay ChatGPT. So ipapa-rewrite natin dito kay freearticlespreneur.com. Search niya lang po 'yan sa Google. Ayan po, freearticlespreneur.com. Ayan. Lalagay ko po 'yan sa description. So paste lang natin dito. So na-copy na ba natin 'yon? Copy lang natin, then paste natin dito. So ayan. So click po natin tong basic, ayan, ito po dito. Para ma-rewrite niya po 'yon. So okay na. So dito, ayan. So copy natin dito na ito na 'yung gawa niya. Ito 'yung ika-copy natin. Ayan. Copy natin 'to para then ipa-check natin ulit dito kung ilan na 'yung percent ng ano natin. Okay, sana po nakatulong sa inyo dyan, ha. Huwag muna kayong mag-skip. So dito, check natin kung ano na ba, ilan na ba yung percent. Teka, ipa-check natin. Yun. O, diba? So, nakita niya, guys. So, kanina 64% yun. Ngayon, naging 99% na. Nire-write kasi ni Free Article Spinner yung galing kay dito kay ChatGPT. So, nagiging, asa na ba yun? So, nagiging 99% na siya. So, pwede muna siya ipasa kay client at makakapasa na po to sigurado. Kasi makikita ni client, i-check kasi ni client to sa ganito din, sa AI detector din, kung galing ba kay ChatGPT or mga artificial intelligence yung gumawa or yung talagang ikaw gumawa na human content. So, diba? Pwede rin dito, guys. Pwede mo rin dito ipare-write dito kay ChatGPT. Ayan, mag-request ka lang po na rewrite this article and remove plagiarism. Tama ba? Plagiarism. Okay, rewrite po ni ano yan, ni artist ni ano, ni ChatGPT. Then pwede na po kayo dito mag-submit. Pwede na po kayo dito, click nyo lang po tong content writing. Tapos, ayan po, huwag niyo po kayong kakalimutan upwork.com. Gumawa po kayo ng account dito. Pag hindi niyo po alam kung paano gumawa dito, sa YouTube po, marami po sa YouTube kung paano gumawa ng account dito. Manood lang po kayo sa YouTube. Then apply lang po kayo dito, mag-apply. Pag-apply niyo po dito, ganyan. Ayan, isasubmit niyo lang po kasi yun. I-copy-paste niyo lang yan. So makikita niyan dito. Ayan. So maggawa lang kayo na dito ng cover letter, kahit kunting cover letter lang. Tapos i-anin niyo lang po dito yung i-attach nyo lang po dito yung article. Ayan. So, ganun lang po siya kadali, guys, para kumita sa pagiging content writer na kahit wala ka namang kalam-alam kung paano gumawa ng article, eh, meron pong tutulong sa inyo si ChatGPT. Then, itinuro ko sa inyo kung paano alisin yung plagiarism. Ayan po. So, ayan, nag-rewrite pa si ChatGPT. So, sana po nakatulong sa inyo. At kung nakatulong ay, huwag niyo po sana kakalimutan mag-subscribe, mag-like. Marami po salamat. Hanggang sa uulitin. Hanggang dito na lang po.